Nasaan na kaya itong mga tao na to? Bigla lang talaga ako napaisip, mga kabatang helmet. Nasaan na nga talaga sila? Batang helmet, syempre today's a Berber happy day pa rin, and sa lahat ng mga bagong pasok sa Charto, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi tayong updated sa lahat ng mga ina-upload, pinupuntahan, at kinakain namin ni videographer. So ito nga mga kabatang helmet, throwback muna tayo ngayon. Doon sa napanood natin na Q&A kay VP Lenny or kay Attorney Lenny Robredo galing sa UPNC PAG, kaya talagang andun talaga yung pakiramdam na may pag-asa pa rin talaga, mga kabatang helmet. So, meron naman napadaan sa ating newsfeed. So, mag-throwback nga tayo, mga kabatang helmet. Napaisip lang talaga ako, nasa na kaya itong mga tao na to? Sanay na nagre-respeto ng bawat isa kahit ano yung maniniwala. Ang magsasalba po sa atin, hindi yung mga gusto natin kandidato, pero yung pagkakaisa natin lahat. Ang tunay na pagkakaisa, nakaugat sa mabuting pag-uugali. Ang tunay na pagkakaisa, nag-uugat sa pagrespeto ng bawat isa, kahit iba yung paniniwala natin. Isa ito sa mga campaign rallies ni VP Lenny na ginanap po sa Pangasinan. Di ba, videographer? Pangasinan yan. Talindig, Pangasinan. So, ayan mga kabata helmet, si Kat, si videographer na Pangalatok, hindi daw niya alam. So, ito na nga mga kabata helmet. Napaisip talaga ako, nasa na kaya yung mga tao na yan? Kaya po ako nagpapasalamat sa inyo. Alam ko kung kayo, pinaglalaban nyo yung paniniwala ninyo kahit mahirap. Doon po natin nasusukat yung pagmamahal natin sa ating bayan. Na kahit mahirap, minamahal pa din natin ang ating bayan. Na kahit mahirap, pinaglalaban pa din natin yung paniniwala natin na tama. Na hindi tayo basta-basta sumusunod lang sa agos. Pero tinitingnan natin saan ba mapapabuti ang ating bayan. Yung mga tao na yan na sumisigaw, grabe yung sigaw nila, no? Masarap kaya ulam nila today? Eh, nasa na kaya sila sa mga panahong ito? Diba? So, ito yung isa sa mga campaign rallies ni VP Lenny na hindi ko talaga makakalimutan, mga kabatang helmet. Dahil niya pinakita yung kanyang composure na hindi niya kailangang, alam niyo yon, magalit ng literal. Pero, pag napakinggan mo yung nasabi niya at sasabihin niya, eh, talagang tatamaan ka. Ito naman yung sinabi niya, mga kabatang helmet, eh. Respeto, di ba? Respeto sa ating kapwa, respeto sa bansang Pilipinas. So, yung mga may sumisigaw pala dyan, videographer, si Sen Kiko yung nagsasalita. Hindi, sa likod. Oo, pero nasa likod kasi yung mga, ano, parang nag-gate crush nga na mga supporters ng kabilang kubol. Pero sabi nga ni Atty. Lenny Robredo, may kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong mga sinusuportahan, pero syempre, hindi pwedeng mawala sa pagiging Pilipino yung salitang respeto. Ayun, na nahimik sila. Teacher nga siya talaga. Kasi diba, prof nga po si VP Lenny ng ECO. So ayan, mga kabatang helmet, wala lang. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo, sabay-sabay tayong mag-throwback. Bigla lang kasi siyang nag-pop sa newsfeed ko, and yan pala yung mga nangyari, no, noong 2022. Parang talaga na videographer, it's been a while talaga. Pero, kung napanood, napakinggan nyo lahat ng mga speeches, mga messages,
mga rallies. And ito, yung kay tapos ng election, tapos ng campaign, lahat ng mga speaking engagements po ni Attorney Lenny Robredo, kung talagang nanamnamin yung mga kapatang helmet, talagang may pag-asa pa talaga. Diba, Pichoga Purr? Sabi ito, nga ni Attorney Lenny, tahan na. Oo, tahan na. Hindi. Iyak pa din ako. Kahit naman sino, dumaan talaga sa debriefment. Kahit naman din kami mga kapatang helmet, lalo na yung mga Kamanava Medics, nagkaroon po kami ng debriefment. Dahil talagang, alam mo yun, yung exposure namin, yung immersion namin sa lahat ng rallies ni VP, talagang super involved na involved kami. So, dumating nga yung ano, resulta, pero wala tayong magagawa, wala tayong mababalikan pa, pero marami pa tayong pwedeng magawa para sa future natin. Diba, Pichoga Purr? So, ayun mga... Remember to be respectful. Yes, respectful talaga. Wala lang, bigla ka lang talaga naisip na minsan ano, na dumadating tayo sa point na nakakalimutan na natin respetuhin yung kapwa natin. Kasi minsan, lumalaki na yung ulo natin, naging mayabang na tayo, or feeling natin, tayo na yung pinakamagaling na tao sa buong mundo. Pwede naman nating i-voice out yan kung meron tayong mga gustong sabihin, pero in a nice way, hindi yung parang mambabastos tayo. Pero nasa talaga itong mga taong to, no? Kung magkakaroon talaga ako ng chance para ma-interview sila, no? Kahit ilan lang dyan sa mga sumisigaw dyan sa likod, gusto ko silang kamustahin. Kamusta okay, na po kayo? Okay pa po ba kayo? Mm-mm, okay po ba kayo? Sana masarap yung ulam nyo. Kasi ako minsan wala na akong inuulam. Pero kasi naman, mga kabatang helmet, sa sobrang taas naman ang bilihin ngayon, di ba? Wala, mapapanganga ka na, lalo na ako mga kabatang helmet, diba? Nag-resign nga ako, diba? Ang saya-saya. Nag-resign na tayo. So, ngayon, wala talaga akong employer. Pero, syempre, may mga side hustle tayo. May mga iba pa tayong mga trabaho. Pero, yun talagang masasabi nyo na full-time, binitawan ko na muna siya. Para makapag-concentrate na ako na magbigay sa inyo ng reflection char. So, ano ako? Motivational speaker? Hello, may share siya. Oh, Dalila. Ano? Galila? Dalila. Ayaw nga pala. Yan yung tag, no? Doon sa Pangasinan Rally. Dalila. So, yan mga kabatang helmet. Abangan nyo na lang yung mga latest chika ko pa sa inyo. And maraming salamat sa suporta. And if may mababasa po kayo ng mga negative dyan sa ating comment section, hayaan nyo na lang pagpasadyos nyo. Pagdasan nyo na lang sila. Pero, ha? Ano yung Pichoga Purr? Sa mga trolls, sana talaga. Yung ayun ang sagot ni Attorney Lenny sa inyo. Oo, yan yung pinakamagandang ano talaga. Pero yan naman talaga ginawa ni VP Lenny. Diba? Sabi nga niya sa mga, lalo yung dyan sa Q&A sa UPNC pag, talagang nagtrabaho lang talaga siya. Hindi nga inano, kasi parang importante pa ba daw bang sagutin yung mga troll? Eh, mas importante na tumulong sila that time. Pero yun nga daw yung isa din niya sa pagkakamali niya na hindi niya talaga sinagot. Parang hinayaan lang niya kasi mas pinili niya mas magtrabaho at mas maglingkod kaysa maubos nga yung oras niya nakakasagot sa mga troll. Pero kasi wala siyang time para sumagot. Oo, kasi kailangan niya yung time para tumulong. Talagang public servant talaga si Attorney Lenny Robredo. So ngayon, dahil laganap pa rin ang disinformation, mga fake news, maging mapanuri tayo mga kabatang helmet. Huwag tayo basta-basta naniniwala. Lalo na sabi nga sa social media, hindi lahat yan ay totoo. Kaya nga, think before you post, before you click. Tama ba? O diba? Before you comment. Brace yourself. So, nasagot ni Attorney Lenny. Oo, diba? So, ayun mga kabatang helmet, nag-reminis lang naman tayo habang nahinihintay ko yung ano, trabahong parating na interview. So, ayan. Ingat tayo palagi. Stay happy and stay healthy pa rin tayo. And maraming salamat talaga sa mga greatest commenters natin. Especially kapag may premiere or may live. Sila Sir Me and My Music. Sila Sir Osir. Sila Pam Teresita Belia. Di ba Pichoga Purr? Sila Choi G. Basta lahat po kayo na Ma'am Lily, si Madam L, Super Mamsi, sa lahat po ng mga nagko-comments, maraming salamat kay Sir Kenneth, kay Koy Joy, ayan po, ang dami-dami yung nagko-comment and maraming salamat po. Basta, manatili lang tayong nakatindig and magdasal lang po tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa, sabi nga ni VPN sa mga kagaya ko po na millennial. Tapos, kay Lapid Sugar Purr na Gen Z. Gen Z ka? Hindi ko alam. Tuloy lang tayo. O, diba?
sa pagtindig. So, ayun mga bata, helmet. Sabi ko nga, sa buhay nyo, naging helmet din ang buhok nyo. It keeps getting better every day. Balik-balikan nyo lang yung mga vlogs, error videos natin during the campaign. Talagang mararamdaman nyo. O, bukod sa iya kayo, kasi magre-reminis tayo, mararamdaman nyo pa rin na may pag-asa pa rin ng bansang Pilipinas.